Ano talaga yung kalooban ng Panginoon para sa akin, mga kapatid? Ano ang kalooban niya para sa akin, sa inyo, at sa ating lahat? Ano yung nais niya mangyari sa kanyang bayan? Doon sa binasa natin, kapatid, ang sabi ay sa verse 5, narito aking susubihin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Pinasabi sa atin, malakay ang panahon na tayo ay nabubuhay sa ating kapanahunan sa ngayon. Okay. So verse 6, ang kanyang pagbabalik loob ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa. Ang sinasabi dito ni Elias ay magkakaroon ng mga tinatawag natin pagkakabahabahagi o yung disunity. Hindi kaila sa atin na sa mundong ginagalaw natin ngayon ay iba-iba yung ating mga pag-uugali. Iba-iba yung gusto natin. Ang gusto ni kapatid na number one ay ito. Ang gusto niya ay ito. At kapag hindi nakasundo, ano, meron tinatawag natin pagkakabahabahagi o kung hindi pa lulunasan ay simula na ng tinatawag natin sigalot o away. So disunity ang tawag natin yan. At pagiging sa iglesia, mga kapatid, hindi po tayo libre. Sana wala dito. No? Sa isang pagka ay meron din namang buting idudulo. Meron akong alam na dahil sa tampo, hindi nakasundo, ay sumibo na palitang ng iglesia. Di ba? May improvement. Dahil nga alam, iba yung hindi maganda yung dahilan. Pero lahat ng ito ay pinapahintulot ng Panginoon para tayo ay matuto. This unity in the church. At itong pag-aaralan ngayon ay babalikan natin aralin ang The Book of Ephesians. Siguro 2016 pa natin pinag-aaralan yun sa lesson natin. Pero lagi tayo po kasi dito sa Book of Ephesians. Ang isang parang sekreto, paano ang bayan ng Diyos ay uunlad? Paano tayo lalago kung meron disunity? Narito yung formula na inilaan ng Diyos. Ang sabi sa Ephesians 1, verse 9, Ephesians 1, verse 9, na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang pinagaling na ipinasiyan niya sa kanya rin. Verse 10, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang ipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa sa kanya sinasabi ko. So, ito din, ang layunin pala talaga ay yung napangin natin sa unang ano natin, yung kailangan magkaroon ng unity. Kailangan magkaroon ng pagkakasundo ang langit at ang lupa. Kaya ibig sabihin, kailangan tayong sumunod sa Diyos. Kailangan natin sundin ang kanyang banal na kalooban. Kapag ito hindi yung mangyayari, ano, nasabi ko kanina, ay magkakaroon tayo ng magkakahangyari. Ang isang bagay na hindi na pagkasunduan ay hindi maganda. Malabo. Okay. So, atin po magpapatuloy ay kung niya ba puto lang sa atin, nakikita ninyo yung PowerPoint na presentation. Doon sa verse 10, meron pong doon eh, ini-highlight na sabi dito ay He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and on earth. So ang nakailangan, kasundo tayo ng Diyos. Yun ang shortcut na sasabihin natin. So doon naman sa chapter 2, hindi po natin pupasahin lahat yung Ephesians po, mahaba ninyo. So, pipili lang tayo ng mga talata bukod sa mga kapitulo na yon.
So sa first, sa chapter 2, ang sabi nito ay, kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa kalaman, pinatawag na di pagtuturi, niya o pinatawag na di pagtuturi sa laman na ginawa ng mga kamay. Verse 12, na kayo nga ng panahong iyon ay mga hiwalay kay Kristo sa mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa matipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Sa patuloy sa ating mga kapatid, daw po na, o magayon ni nanay, no? Ang sabi sa atin ay hindi pa natin kilala ang Diyos. Ang tawag po kasi doon sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos ay hindi pa sila tuli, no? Hindi pa sila kabilang sa bayan ng Diyos. Pero ang nais niya, ang dahan sana ay mapabilang. Kasi kung hindi ka mapabilang, eh mawawala yung layunin niya na tayo ay, kaya nasabi nito, the mystery of His will. Ano po talaga ang hiwaga ng kalooban ng Panginoon? Okay? Verse 13, dadapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay nilapit sa dugo ni Kristo. Yun na nga, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kaniyang pinag-isa ang dala ang dalawa. Okay? Pinag-isa niya. Para ano? Ito po yung binabagit ni Pablo, no? Ito yung mga kasi noon, nagay yung mga Hintil at yung mga Gentiles. Isa lang pala yun. Yung mga Jews, yung mga Israelites, at saka yung Hintil, talagang magkakamali sila. Diba? Yung, hindi sila nakakasundo. Kaya ang nais ng Diyos ay papagkasunduin. Magkaroon ang magkakaisa. Sa chapter 3, ay sabi dito sa verse 1, dahil dito ako yung si Pablo na bilanggo ni Kristo, Jesus, dahil sa inyong mga Hintil, diyan po tayo sa chapter 6, chapter 6, na ang mga Hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, binabanggitin ko yung mga originality na ng mga hindi, no? Nadipig ginawa akong ministro ayon sa kaloob ng biyayang iyon ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Dito sinasabi niya na siya ay kaya na doon ay ano, upang ipangaral ang Ebanghelyo doon sa mga hindi nakakilala sa Panginoon, doon sa mga hindi. Dati-dati kasi, ay kumakita nyo noong unang panahon, sinasabi sa tala ng mga gawa o apostol, ay si Pablo ay ang pangangaral niya ay para lamang sa mga Hintil. O para lamang sa mga Hudyo. I'm sorry. Sa mga Hudyo. Pero noong sinabihan siya ng Panginoon, siguro na napagkalala niya, parang ganito eh. Kumbaga, ang pangangaral ay hindi lamang para sa mga Seventh-day Adventist. Yung natinan ay kabilang siya sa dapat makaalam ng katotohanan. So, yun po yung sinasabi ang chat ni Pablo. So, ibig sabihin, ang mission niya ay ipangaral ang Ebanghelyo. Sa chapter 3 pa rin, sa verse 10, sa akin na ako ang kababaan sa lahat ng lalong mababat sa mga kanan ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga Hintil ang mga di malirik na mga kayamanan ni Kristo. So napag-unawa niya yun na kahit na siya ay sabi na siya ay mababa sa pinakababa. So very humble talaga si Padre. No? Pero nung mula, nung hindi pa siya nakakilala sa ating Panginoon, di ba? Siya nga yung taga-usig ng mga Kristiyano eh. Pero iba talaga kapag kamilala mo si Kristo. Iba talaga kapag kamilala mo siya ng personal. Iba talaga ang magiging takbo ng isipan mo, mga pag-uugali mo, lahat ng dami masama mo sa iyo ay mawawala. Unti-unti tumaugasan. Yan po ang biyaya ng pagmamahal ni Kristo doon sa mga tao kumikilala sa inyo. Verse 9, at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay hindi
ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. So, anong purpose ni Paul? Sinabi sa ating Pablo, ang kanyang calling, ang pagkatawag sa kanya ay para sa mga hindi. So, pasalamat tayo mga kapatid. No, dati kasi tayo ay mga hindi. Tinuturin ko tayo mga hindi. No? Pero dahil doon sa biyaya, dahil doon sa pangangaral, sa pagtanggap natin sa kanya, tayo po ngayon ay hindi na mga hindi. Tayo po ay spiritual Israel yung gawain, yung mga 7-day Adventist. Sa verse 4, kaya nga sabi niya rito, namamanik na ako sa inyo, akong bilago sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Kung dito na po mapalagay nyo ito, yung evangelism. Tinanggap po si Kristo, tinanggap po yung kanyang aral, nakinig ka sa kanya. So, nung pagkinig mo, dapat mo namang isa kabuhay. So, yun po nangyayari sa bawat isa sa atin. Na simula ng ating pagbabago ay yung tanggapin natin siya. Tanggapin natin siya as in Diyos namin na dapat natin sundin. Na siyang ginawa ni Pablo nung muna. Chapter 4 ng Ephesians. Verse 8, kaya sinasabi niya na umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ito na po, ang ibig sabihin namin dito ay bago umalis si Kristo, no? Bago siya umakyat sa langit, ay siyempre hindi niya pinabayaan yung kanyang mga alagad. Ang sabi sa ating binasa ay binigyan niya ng mga kaloob. Ano ba yung mga kaloob ngayon, mga kapatid? Sa verse 11, sabi dito, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, ha? At ang mga iba ay propeta, at ang mga iba ay evangelista, at ang mga iba ay pastor at mga guro. So, yun po mga yun. Sino po rito ang guro? Meron pang guro dito? Wala pa. Meron magiging guro kayo. No, ang ibig po sinasabi kong guro ay hindi yung nakatapos ng education. Kanina, kasi nga ako yung tuturo sa inyo, di ba? Kung wala nang tagapagturo sa inyo, may mga teachers sa inyo, di ba? Hindi po yung mga guro. Kapag kayo lumabas sa bahagi kayo ng salita ng Diyos, tawag sa inyo guro. Kayo yung nagbabahagi ng katotohanan. So, yun po yung ipinagkalob sa inyo. Ang iba ay pastor. Pastor, evangelista. So, marami pong mga talento na ipinagkalob ang ating Diyos. Sa ating pagpapatuloy sa verse 12 ng chapter 4, na sa ikasasaklan ng mga banal sa gawain paglilingkod sa ikatitibay na katawan ni Kristo. Saan daw po? Para saan daw po yung mga kaloob na yun? Yung mga talento na yun? Para sa ikatitibay at ikasasaklan. So, napakaganda, no? Kapag ikaw pala, itinanggap po yung kaloob ng Diyos. Ikaw, kapag yung ginawa, o kapag yung ginamit, yung talento na yun ay ikaw ay magiging sakdal, ikaw ay magiging matibay. Di ba magandang balita mga kapatid? Verse 13, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. So yun po yung layunin ng Diyos sa atin. Kaya niya tayo gustong iligtas. Gusto niya ay tayong maging sakdal. Gusto niya tayo ay lumago sa pananampalataya. Ito ay isang napakagandang balita para sa ating mga kapatid. Na tayo ay hindi papabayaan ng Diyos na maging mangmang. Lahat ay ipagkakalob niya sa atin para lamang tayo maging kagaya ni Kristo. Okay, next. Verse 14, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahabay dito doon at dinadala sa magkakabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa kautusan ayon sa mga lalang ng kamalian. So, ano daw pong purpose? Bakit tayo binagyan ng alon sa ikasasabla, di ba? Siyempre, pagkasabla na tayo, anong susunod na yun? Doon ay tayo ay
Kung noong una, tayo ay bata pa. Diba? Alam naman natin ang bata. Lagi nagkakamali yan. Lagi nagkakamali yan. Pero sabi sa atin, habang tayo ay ginagawa natin, yung tinagap natin yung maloob, tayo ay lalong pinagiwain. Lalo na ginagamit natin. So, ito po yung proseso ng pagkulad natin bilang Kristiyano. Verse 15, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay magagsilaki sa lahat ng mga bagay sa kanya na siyang Pangulo sa mga kapitbagay si Kristo. So, unti-unti talaga yun, yung paglago natin bilang Kristiyano, hindi naman kaagad-agad kung ikaw ay labing niya ganyan, ikaw ay talakas na. Inihambig tayo sa isang bata na lumalaki. So, lalo na nga kung ating maunawaan yung kalooban ng Diyos. At maunawaan lamang natin ang kalooban ng Diyos pag ating palaging binabasa ang kanyang mga gabi. Ito may ko lang ang gabi. Ito yung mga gabay, mga swestyo, o mga turo na dapat natin hindi mo. Verse 15. Na dahil sa kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagsakalakit sa pamamagitan ng tulong ng bawat sang kasupasuan ayon sa paggawang nauol sa bawat iba't-ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitiway ng kanyang sarili sa pag-ibig. So bawat sangkap merong yung purpose. Meron yung dapat na gawin sa ating katawan. Ano ang sinasabi ni Pablo tungkol sa katawan mo? Pedro? So alam natin na si Kristo ang sa katawan, si Kristo yung ating head, siya yung ulo. Okay? So ano po sinasabi doon sa chapter 1? Kanina, aking lang i-reviewin. Chapter 1, uniting heaven and earth. Chapter 2, uniting the Gentiles and the Jew. Okay? Chapter 3, Paul's calling. So, yung pagkatawag kay Pablo ay pagkatawag din sa atin. No? Kaya tayo po ay hindi kaya. No? Tayo ay matutula din kay Pablo. Chapter 4, unity in the church. Diba kanina, sinabi ko na mayroong pagkakapahabahagi sa church. Ang purpose pala ng Ephesians ay para pagkasundiin ang kanyang bayan, ang kanyang iglesia. Okay. Chapter 5, verse 31, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, dapat sinasabi ko, ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. So, alam naman natin, no, na sa buhay natin, hindi ko tayo ay Kristiyano na. Ay, o kaya kapag tayo ikinasal na sa ating mga minamahal, ay perfect na sila. Nagkakaroon pa rin ng pag-aaway, lalong-lalo na. So yung mga dila natin at ang ating bibig o ngipin ay palagi makasama pero maminsan-minsan na yung ating hindi nakakagat, di ba? Ganoon din pala sa mag-asawa. Ganoon pa rito na naging mag-asawa simula nang sila ikasal ay hindi nagkaway. Napapatawa kayong lahat na ako po ganoon din. Kaya kasama po yan, normal po yan sa mag-asawa. Pero ang sabi sa atin dito ay kinakailangan magkaroon ng pagkakasundo. Hindi po pwede lumakad ang isa na makaiwalay. Two cannot walk together unless they agree. Diba? Pero hindi po. Ito pa isa. Chapter 6 na tayo. Mga anak, magsitilima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. So, sama din dito ang pagkakasundo ng magulang at ng mga anak. Dito ay sinasabi sa atin na napaka-importante ang pagkakasundo. Lalo na nga sa mga magulang at anak. May mga anak kasi na masasabi natin kumo narating na nila yung kanilang inibig sa buhay. Isang eh, ito ang naging dahilan eh, hindi pagkakasundo sa loob ng tahanan. Yung anak, hindi sumusunod sa magulang. Nakalimutan yung ikalimang utos, no?
Anong sabi niya, ikaw mong utos? Children, obey your parents. Baka dito yung pinaka utos o hindi yung utos na meron pa ako. Ang sabi doon, kapag sinunod natin ang ating mga magulang, ang ating buhay ay aharap. Diba? Siguro, si Pilandiri yung ano, mga masunod sa mga magulang. Sina nanay, no? Si nanay. Masunod ba kayo sa magulang niya? Di ba? So, yun po yung sikreto. Pinakailangan talaga magkasundo ang lahat. So, ulitin ko ulit yung dahilan ng ating pag-aaral sa umagang ito. Sa chapter 1, uniting heaven and earth. Chapter 2, uniting the Jews and the Gentiles. Chapter 3, Paul's calling is our calling. And chapter 4, unity of the church. And chapter 5 and 6, unity of the family, husband and wife, parents and children. So, lahat po ay kinakailangan magkaisa, magkasundo. Para magawa ang isang bagay, no? Kahit sa saan larangan, mga kapatid, kahit sa paglalaro, sa basketball, no? Namin